What is up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Siyempre guys, babalik na naman tayo sa panibagong video. Bagong lahat guys, so shout out muna tayo siyempre. Shout out kay Benny Antiporda. Shout out din kay Paul Faustino. Shout out din kay Timothy John Torres. Shout out daw ACP, Altis Club Philippines. Thank you guys, so nag-comment kayo. Thank you sa mga comments, so sana na-enjoy yung mga video, no? Yung sticker natin, ayan. Ito yung pinapamigay ko guys, no? Free lang yan kung gusto nyo. Game nyo ako sa page. Okay guys, so syempre babalik tayo sa panibago video. So medyo marami tayong sasakyan ngayon. So i-shoot natin. Nga pala no, phone muna gagamitin natin ngayon kasi medyo nakalimutan ko yung SD card. Wala muna ng montage kasi pangit video quality ng phone. Pero meron tayo dito ng mga small body. Syempre yun yung sa akin. Meron din tayong Yaris doon. At ito yung re-review natin ngayon guys. So naka-black top. So bye-bye natin. Pops, pangalan mo ulit papi? Gabriel De Lara. Syempre ako naka-small body ako. Ayun, may dalawa tayong small body dito. Pero ikaw naka-small body ka rin. Ano kwento niyan, papi? Gusto ko kasi ng race car na parang magte-take sa akin sa next level kasi galing ako sa A101 na GLI all stock. No, yun yung ginamit ko ngayon for 1 to 2 years. Dahil kaya naging 92 dahil bukod sa isang dream car ko pa, na-inspire rin ako sa mga ibang racers na naka AE92 na chassis like Lance Benamiren, Tatang of Tatang Works. Before, naka AE92 na rin kami with a 3SG engine swap. Binento ko dahil gusto ko na naka blacktop talaga, yun yung dream engine ko. Paano mo nakuha to pala? Ano kwento niyan? Nakuha ko siya, started from a body shell talaga. Used to be show car siya, dati talagang pininturan, top bottom, barbecue pa, pinang show, at saan-saan, engine roar. Then, pinabuo ko sa, sikat rin na ano, pero, hindi ganun ka ganda yung nangyari. medyo na, ano ka, no? Medyo kasama ang palad. Oo, may mga, ano, no? Malas lang. Minalas-malas, no? Mm. Pero, Pops, ito na yung coach mo ngayon, dream car, no? GT setup, no? Tama ba? Yup. Pero ikaw, naka, ano, stock-stock lang yung itsura ng sayo, papi, pero, ano no? Naka blacktop no? Sleeper tama ba? Yup, sleeper look. Pero... So yun talaga in-aim mo? Oo, sa ngayon kung ano, dahil parang gusto ko okay na, kumbaga pangarera na pwede mo pang daily rin. Siyempre naka small body rin ako, ayun nga kung mapapansin nyo. Ayun yun. Plano ko rin kasi papi, ano eh, sleeper look rin eh, pero kinapos sa budget, hindi ko alam ano nangyari. Hindi natuloy yung blacktop eh, di ba? Pero yun nga guys, first time natin makaka-review ng naka-blacktop na Corolla. So, mapaps, mamaya papatesting mo naman sa kanya eh, di ba? Pwede ko na mag-drive. That's all you want. Oo. Pops, papansin ko dito, ayun o, may Toyota o. Anong kwento niyan, papi? When, nung nabangga kasi ako, parang sawa na ako sa wagon or sprinter setup na normal na nagiging setup natin sa A92. So, nag-look in ako dahil wala naman masyadong gumagawa ng PHDM or GT build. So, ayun, nakakita ako sa yung mga parts, mostly sa Banawe, tsaka part out ko lang nakukuha. Diba, brand new bumper, brand new headlight filler, and grill, may brand new ako, nasa bahay lang. Ay, mawikabit, no? Mangungupas, eh, no? So, Pops, ito guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kasi, syempre ako, Pops, painted lang rin sa akin, eh, no? Painted yung bumper natin. Pero ito kasi, ito yung sinasabi nilang balatsuha, oh. Ayun, no, diba? So, pag yung OEM na. Oo, yan ang OEM, diba? Bare plastic. Kasi, guys, no? Originally, hindi talaga pinturado yun, eh, diba, Pops, diba? Yan talaga. Kumbaga, kung hinati mo sa gitna, o kaya kung tininer mo, itim talaga siya, Pops, tama ba, no? So, yung wasto, guys, no? Yung wasto. So, ito, Pops, bakit stock setup ka, diba? Bakit ka naka-carbon hood? Ano meron dyan? Carbon hood nga ako dahil parang gusto ko mas maging aggressive yung look. Pero yun nga, dahil nag-iba na akong setup, di ko lang siya kinakabit muna dahil pansin ko bumagay naman sa the rest of the car. Pops, pag-usapan natin gulong. Ano meron dyan? Gulong, nothing special pero Federal Evo 595, 195/50 15s. Stop production na siya pero tawag na iba Fedulas. Dahil? Dahil last production. talaga, madalas talaga yan. Four mags nakakabit sa akin ngayon is Racing Art D-Spec, Cast Alloy, which is ano na, stop production na rin by Takeichi Project. So, inspired sila by OZ Racing. Doon talaga nila nakuha yung original na design. Ah, so hindi ito yung OZ Racing? Hindi, papi. Ah, okay, okay. Racing Art talaga siya. Akala ko kasi guys, no, kanina, first hand, akala ko OZ Racing eh, no? Naloko ko doon, ha? Oo, kamukha lang, Pops, no? Tapos ang pinagkaiba nila, kumbaga sa, si OZ Racing kasi parang straight na plato. Ito naman, may center cups talaga originally, pero extended kasi ako na lug nut, so hindi ko na siya pwedeng ikabit. Kasi tatama, no? Oo. Yeah. Bakit ka nag-extended lug nuts, Pops? Matibay, tsaka pwede ka mag-spacers for, ano, width ng kotse mo mas malapad. Ito, masasabi ko, pinturo napakakintab.
Ayun, no, kitang-kita yung mga dahon, no. Pwede ka man alamin dyan. Pops, nakuha mo to, ganyan na. Yeah, pero hindi siya ganun kakinis dati talaga. Pinapinturahan pa namin ng hilamos lang na ano, murang-mura. Pero maganda, no? Oo, maganda pa rin naman. Ganun. Maganda eh, oh. Pops, GT Twin Cam. Oh. Yan, may sekreto, no? Mamaya. mamaya, titignan natin, guys. Tignan natin. Oh, Pops! Ito, daily mo ba to? Daily mo to? No, actually, lang Sunday car lang pang ngayon, pangarera rin. Ah, nangangarera ka rin? Oo. Syempre grupo Toyota. Yep. Oh. Diba? Shout out sa mga members diyan. GT boys. Opo, walang ano no. Interior. Walang interior ano kwento niyan? Bakit siya walang interior dahil ano eh. Purpose ko is race car. So hindi ko naman kailangan kumpleto plus saves me money na rin eh. Oo, walang mapupunit no. Wala naman kasi kumpletuhin 'yan. Oo, hindi mo kailangan maglaba pag minatapong kape no. Bakit ito lang yung emblem mo? Oh ano, dahil yung GT Twin Cam ko na emblem, nasa bahay lang, di po talaga nakakabit dahil wala pa akong 3M tape eh. So I think ito galing sa Caldina na ano, GT rin. Daylight and garnish, GT setup talaga. Ang pinagkaiba guys, ito pinagkaiba, tuturo ko. Pag PHDM, hindi chrome yung ganito. Tsaka wala siyang ano, di ba Pops no? Walang garnish. Oo. Plate light lang. Plate light, pero pag GT setup ko eh, dapat meron kayong chrome, chrome hearts. Pops, putang laki. Ano kwento niyan? Ano muffler? Muffler Apexi Evolution N1. Japan surplus pero I got it for my friend na lang. Ito Pops, maganda tanong. Pag naka-blacktop, kailangan naka-ganyan tubo? Naman, pero mas preferred ko dahil mas magandang binibigay niyang performance para sa akin. Chambered naman, parang ano siya eh, tahimik, gano'n. Ito, maingay Pops eh, no? Free flow eh, no? Pero syempre, by preference pa rin Pops, no? By preference pa rin, no? Masilip ng loob Pops, ha? Originally, dapat ang bala ko is 2 Levin seats pero dahil ang pangarera. Napunta ka sa Bride? Napunta na ako sa... Ito, Levin 2 ah! Yup, oo. Yung Levin 2, passenger, talagang hinanapan ko yan. Originally, 2 sila. Pero binenta ko ng isa. So, may extra pang budget. Diba? Shift na Tom's Duracon. Short shift na rin yan, Pops? Hindi pa, Papi. Dahil? Mahirap ano eh. Mahirap panapan ng short shift si 92 eh. Madalas, pinafabricate na lang gano'n. Pops, pag may nakita kong ganito, puta, alam na yun, no? Si Tom's Harness, eh. Oo, oh, it's business talaga, ano, kumbaga, no? Ano lang siya sa akin, story niyan, inalok lang sa akin bigla, talagang pagising ko ng umaga, may nag-PM sa akin. Papi, baka gusto mo ng ano, Tom's Harness, binibenta ko na. I got it for cheap lang, dahil, kinuha ko dahil ano rin, eh. Sariwa pa talaga. Oo nga, eh, no? Hindi pa faded, oh. Tsaka wala pang cracks yung logo. Oo. Ay, kasi usually, Pops, ano na, no? Faded na yun eh, no? Dahil sa age na rin, hindi mo na rin masisisi. Talagang ano, kaysa itambok mo, gamitin mo na lang. Dahil parang masulit naman, diba? Ito pa, napansin ko, maroon-maroon ka dito ah. Anong kwento niyan? Yung mating naman, pang JDM siya na E92. Oo, oh, alam ko yung maroon eh, oh. Pang JDM siya na maroon interior. Nakuha ko lang rin siya for cheap. Inalok lang rin sa akin nung ano, pinagbuuan ko na itong kotse. Pero ito maganda kay Papi, kahit sobrang bare shell. Puto yung dashboard, tignan mo gano'ng kakinis, Pops, no? Di ba? Dashboard, eh. Kailangan sa Riva, dashboard. Oo. Oh, Pops, may garahe ka, no? Yup. Oh. Feel ko sabi ko na, eh. Walang puto kayo. Ayun, no? Pops, ito napansin ko, kay baggage mo. Ano kwento niyan? Yung sa mga stock kasi na A92, usually cable type 5 speedometer nila. So, minsan napuputol or tumatagas yung gear oil sa may speed sensor. Palit na ako ng electronic type na gauge na para sealed na rin yung sa speed sensor niya. Hindi na siya tagas na tagas ng gear oil pag sumusobra ka ng lagay. Saan galing yan, Papi? If I'm correct, sa AE111 na Levin. Parang may kulang, Pops. Oh. Parang pinatong, tama. Pero okay lang. Okay lang dahil... Kasi functional eh, di ba? Functional. Functional lang hapon ko. Tsaka by preference pa rin, no? Hindi mawawala yan. Pops, ito. Tawagong steering wheel. Tawagong dyan. Uy, pucha! Ayos na. Papi. Akala ko parang ano lang eh. Ano tawag sa steering wheel natin? Metal Volante 4mm yan. Usually, ano siya. If nanonood kay Initial D, yan na yun. Sa 80s ni Takumi, yan na yun. Yan na yun, di ba? Kaya pala parang familiar eh, no? Story naman na ito, post siya sa Facebook Marketplace. Walang papansin for 1 to 2 months. Hindi kasi nila alam yung vendor. Hindi nanonood ng ano, no? Hindi nanonood. Initial D. Initial D. Hindi napapansin. So, yan, nabili ko. Parang 3-5 na. Ah, talaga? Pops, baka for sale yan. Hindi pala, no? Hindi pa. Keeps yan. Originally siya sa Volkswagen. Talaga siya parang stock steering wheel ng Volkswagen. Mga old school. Pero si Takumi yan yung Takumi hawak. Minsan iniisip pa, ikaw ba si Takumi? Hindi naman. Hindi naman. So ito, walang aircon, tama ba, Pops? No? Wala. Hindi makailangan, oh, eh, no? Hindi naman kailangan. Ang AC ko is air continuous.
Kasi syempre bukas lang bintana, no, di ba? Continuous lang talaga pasok pa. Oo. Tapos syempre yun lang naman guys, wala naman masyado dito. Apo. Wala naman masyado, Pops, eh, no? Simpleng, ano, simpleng ito, coach, eh. May sounds ka lang. Pero ito may sound pa rin. Yup. Oo, syempre, di ba? Kailangan, eh. Kailangan, para hindi boring. Pero Pops, ang pinakamaganda dito, yung nasa ano, eh, di ba? Nasa hood, di ba? Pwede, oh, pwede nasa may silip yan. Sure. Pasilip naman yan, sir. Pops, shout out. Pops, pasilip nga mga neto. Ano mo meron dyan? Pops, pagbukas mong init ah. Oo. Siyempre blacktop, di ba? Anong kwento mo? Ano meron dyan? So, blacktop 20 bulbs for AG. Originally, lumabas siya sa AE111 na GT. Mga naka 6-speed sa ano, Japan. Nakuha ko siya, Pinoy surplus na. Pinarebuild mo na, ikaw na nagpa-rebuild. By no? SB Salon, where siya. Pinarebuild ko dahil last race ko, nag-usok siya eh. Head gasket. Ay, buta. Pasilip nga nito, papi. Ganda, no? Pops, turo mo ako. Ano meron sa mga turotot dyan? ITBs. Dahil nga yung ano, si Blacktop talaga yung makina na lumabas na may individual throttle body na pwede mong open intake eh. Siyempre, sa mga magtatanong, gano'ng kalakas yung makina? Depende na lang talaga sa tao eh. Baka sa hanap, sobra lakas. Oo, pero ito sakto lang. Ito sakto lang. Niloko mo na naman ako eh. Kasi sabihin natin ano, mga 150 HP, more or less. Kapal! Bakit ba't ang kapal ng radiator natin? Pre-rose radiator, nakuha ko lang kasi siya for cheap rin. Bundle lang, kasama na slim pan eh. Ito ba yun? Yapo. Ayun o. Usually kasi guys, no, dalawa yung electric fan. Yung fan ng electric fan tuloy, dalawa yung fan. Pag ganyan, no? Pero kay papi, since walang aircon, di ba? Walang aircon, isa lang. Pero fan lang. Pero pwede, kasi syempre, puto, ang bilis mo, hindi mo na kailangan ng aircon eh, no? Ay, hindi mo na kailangan ng fan, ang bilis eh, no? Hindi na, no? So usually, kapag naka-blacktop, ano ba usually mga nagiging problema? Dalas ko nakikita, mechanically, mga piston rings, gano'n. Pero matagal naman. Matagal naman. Syempre, Toyota, Pops. Mas malaga. Oo, oo. Oh. Kita ko doon, naka-double DC, Pops. Mm-hmm. Hindi na kaya ng ano, no? Kaya ng single DI. Oo, kailangan malambot din. Rod bar syempre, Pops. Suspension, ano meron dyan? I bought some ano, Dynamics Performance Engineering. Coilovers lang ang kailangan pag racing. Ah, ba't hindi pwedeng ano? Hindi pwedeng mga putol spring lang, gano'n, bawal na yun. Napakatalbog eh. Mauntog ka na, ano? Para sa mga magbubuo ng ano, blacktop, anong ma-advise mo? Tulad kasi ako, syempre, 4AF pa ako. Minsan, gusto, pangarap ko rin magka-blacktop. Ano ba ma-advise mo para sa mga tulad kong gusto mong blacktop? O kaya silver top. Sa blacktop naman talaga, it's ano as is, napakalakas niya na out from the factory pa lang eh. Pero if done right, talagang reliable talaga siya. Ano, talagang dun ka sa ano, alam mong maayos gumawa. Tawag, wag titipin, Pops. Oo, do it right the first time na. Ayun. Yun. Kapag kasi kung tinipid, lalo mo papamahal, you know. Tama ba? Sobra. Pops, baka pwede ano, makasakay dyan, no? Okay lang ba? Pero ikaw na magdadrive, ikaw magdrive ng ganyan eh. Takot ako sa mga ganyan eh. Sige Pops, sakay tayo. Tingin natin guys to, kasi syempre, madalas naman ako nakakita ng mga blacktop eh, no? Pero ngayon lang tayo sasakay sa ganito. Subukan natin guys. Ayun guys, sakay tayo. So shoutout sa mga tropa natin dyan. So ayun, unang-una, safety first. Bob, size ba? Nasa ano tayo race eh? Race car. Alam mo, nasa bomb cars eh. Di ba? Ganito pa eh. Yung malayo pa palabas. Okay lang, Pops. Pops, kamusta naman na feeling pag nagdadrive ng blacktop? Masaya talaga. Talaga? Kapag mo sounds, power. High rev talaga to, pag ganito, no? So hindi, kailangan pala, pag naka-blacktop, pati seatbelt, pinapalitan eh, no? Hindi naman. Okay na yung ano, kasi syempre, di ba, kailangan mong palitan na suspension, number one, di ba? Yeah. Suspension, brakes, yan. Kailangan talaga, mag-upgrade ka ng power, upgrade yung braking system. Oo, kasi dapat safety pa rin, eh. Ganda pala gauge mo, papi, no? Yup. Yeah. Tingnan eh, no? Kaya nga eh, amber, eh. Iba siya sa normal na... Oo. Pag gabi, papi, ano kulay niya, number 10? Yup. Orange yun. Ayun, no? Pas, pati bubong, wala na rin, no? Oo, papi, talagang... Lightweight tayo. Lightweight, tanggal talaga lahat. So, tip ko sa inyo, huwag nyo tatanggalin na to. Bakit? Napaka-init. Ay, yung insulator. Ang ganda nga ng tunog. Yep. Woo, sarap. Papi, maliksi, no? Oo, papi, ramdam mo nga ang ganyan, Tor. Parang... Lalo na pagkikin nyo sa VBT and high rev. Ah, doon. Doon talaga. Later. Pa tayo sa likod para mas maganda yung view.
Ito mga to. Bakit seat lang yung likod? Pops, teka lang, huwag ka muna umandar. Oh, hold on tight lang. Ayan, para to pala dito, Pops eh. Ayan, okay. Pops, dati naka-blacktop ka talaga? Oo. O nag-garb ka rin? Hindi na ako naka... Hindi sa curb. Hindi ako nakadaan sa curb. Tapos ganda pala ng ano mo, no? Steering wheel mo, no? Oo. Ayun, no? Ano talaga yun. Mukha siyang classic na ano eh. Oo, di ba? Tapos medyo pitin na. Blacktop. Pops, naka-turbo timer, no? Yup, o. Papahingin mga kanina. Cool down, kumbaga, no? Oo, cool down. Pops, grabe. Kinabahan na ako. So, yung marinig ito rata? Patingin niya, parinig nga niya. Ayun, yung rata, guys, to. Hindi siya pang tunog Christmas. Ayun guys, so syempre nakasakay tayo. Dinrive natin ng onti yung sasakyan ni Papi, pero natakot na ako, ayoko mahihato masyado eh. No, baka makasira pa ako eh, di ba, Paps? Hindi naman. Tibay yan. Tibay, no? Dinrive natin yung kotse ni Papi. And sobrang sulit biyahe dito sa Bulacan, Paps. Thank you. Very, very welcoming eh. No? Paps, anong sunod na mas malakas sa block? 2cc na. 2cc na, no? Or yung mga kargado pang blacktop. Pero pasok rin yun dyan. Konting modification lang. Depende na lang sa shop. Oo, no? Paano? Paps, baka may gusto ko batiin. Shout out. Shout out sa ano, family or friends dyan sa bike. Yun. Sa mga shorties sa BGC. Sa mga shorties, no? So yun guys, so Pops, salamat ulit, ha? Oo, yun, no? Pinagbigyan tayo ni Papi Hato, ha? And kita tayo sa mga susunod video, guys, so peace out. Thank you.